Ako po si Van Jomerano at welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode ngayong araw na to, simpleng ulam pa rin ang ating lulutuin. At sana meron kayong ingredients na matatagpuan sa inyong mga bahay. Simple lang ang ating lulutuin, gagamit tayo ng sayote at ng giniling na baboy. Ang tawag dito ay ginisang sayote with giniling. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating featured recipe ngayong araw na to. Sayote. Na-slice ko na to. Kailangan din natin ng ground pork o giniling na baboy. Kamatis. Mas maganda kung hinog. Hipon. Optional ingredient ito. Ito naman yung chopped na parsley. Kagamit din tayo ng sibuyas, ng bawang, at para sa seasoning, kagamit ako ng ground black pepper at ng patis. Bukod dito sa mga sangkap na to, kailangan natin ng tubig at ng mantika. At ito yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na lahat ng mga ingredients, tara na, samahan nyo na ako magluto. Magigisa lang muna ako ng sibuyas at ng bawang, kaya nagpainit lang ako ng mantika sa isang pan. At sa oras na uminit na yung mantika, ilalagay ko na kagad yung sibuyas. Igigisa ko lang to ng mga 20 seconds. At ilalagay ko na kagad yung bawang. Itong bawang ay dinikdik ko lang at pagkatapos ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At ilalagay ko na yung ground pork. Itutuloy ko lang ang pag-isa sa ground pork hanggang sa maging light brown ang kulay nito. At huwag niyong kakalimutan na haluin ito ng madalas habang ginigisa para maging pantay yung pagkakaluto. Ilalagay ko na yung kamatis. Mas hinog na kamatis, mas maganda. Pero kung wala naman kayong sariwang kamatis na available, pwede kayong gumamit ng delata na diced tomato. Itutuloy ko lang ang pag-isa ng isang minuto. At maglalagay ako ng tubig. Kailangan pa kasing pakuluan itong pork para maluto ito mabuti. Papabayaan ko lang na kumulo yung liquid. Tatakpan ko lang muna itong lutuan para mas mabilis na kumulo. At pagkatapos na, itutuloy ko lang ang pagpapakulo ng 10 minutes pa. At nasa low heat lang ako ha. Pwede rin kayo magdagdag ng tubig kung kinakailangan. Yan, at ready na tong pork. Ilalagay ko ng ibang mga sangkap. Ito na yung sayote na hiniwa ko lang na maninipis na peraso. Nasa sa inyo kung anong klaseng paghiwang gusto niyo yung gawin. Lulutuin ko lang ito ng 2 minutes. At pagkatapos ay ihahanda ko na yung hipon. Ito namang hipon ay optional ingredient lang. Ibig sabihin, pwede pa rin tayong magluto kahit walang hipon na kasama. Tatakpan ko lang muna uli at iluluto ko lang ito ng 3 minuto pa. Makararang 3 minuto, maglalagay lang ako ng parsley. Ito'y chin-up ko lang. At yan, halos ready na tayo. Titimplahan na lang natin yung ating dish. Ito na yung ground black pepper. At maglalagay lang ako ng patis. Para doon naman sa mga hindi gumagamit ng patis, pwede kayong gumamit ng asin. O kahit na toyo para dito sa ating recipe. Hahaluin ko lang ito para ma-distribute yung seasoning. At pagkatapos yan ay ililipot ko lang ito sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Ready na tong ating ginisang sayote na may giniling. Kahit simple lang itong ating ginisang sayote na recipe, garantisadong napakasarap niyan. Kaya sana subukan ninyo. Maraming salamat sa pagload ng video na to. Huwag nyo sanang kalimutang i-like at i-share itong video. At kung meron kayong mga katanungan o mga suggestions, mag-comment lang kayo. At speaking of comment, eto, shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin na madalas mag-comment. Hello kay M's Kitchen! Ano man ang sala, hello rin sa'yo! Cook Like Crazy at kay Rose Flores. Hi rin M. Jane's Vlog at Princess Eculia, May Caballas, Percival Anthony Fabro,
Amateur Juan, hello. Chris DG Peñas, Lori at Gandang Anghel, hello sa inyo. Haren kay Alicia de la Cruz, Rosalie's Filipino Dash Italian Kitchen, hello sa inyo. Haren Grisel Lagrido at kay Mer DP. Hello Ren Ren Valdez, Romir John at kay Yvonne Dorina. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagnood ng ating mga video sa pag-comment. At para dun nga pala sa mga hindi pa nagsasubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy Channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ibaba ng inyong video. At huwag nyo lang kalimutang i-allow yung notification. Nang sa ganon, ay ma-inform kayo ni YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat ulit sa pagnood ng video na to. Huwag sanang kayo magsawa at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!